karamihan sa mga taong babad sa social media, nakafocus doon sa panunood ng mga prank videos. Yung kumbaga, masasabi natin wala talagang moral lesson tayong matututunan. Although wala namang masama roon, ang pinupunto ko lang, i-remind lang kita na sa kakapanood mo ng ganyan, unconsciously, nagiging totoo na ito sa subconscious mind mo at ina-attract mo na ito para mangyari sa iyo mismo. Remember na ang subconscious mind natin ay walang kakayahang mag-differentiate between reality and fantasy. Kaya kung ano mang mga informations ang na-feed mo doon sa iyong subconscious mind, yun yung paniniwalaan niyang tama at yun yung paniniwalaan niyang reality. Kasi pansin nyo, kahit kayo naman siguro na naobserbahan nyo rin, kapag ka yung mga video na just for fun o yung nakakatawa o yung mga prank videos, ang laki talaga ng margin when it comes to views at saka yung engagement. Kasi nga, karamihan naman sa nandito sa social media, hindi naman yan para mag-aral, kundi gusto lang maglibang sa social media, gustong tumingin ng mga nakakatawang mga video contents. Ngayon lang, yun nga ang sinasabi ko nga kanina, paano kung ma-absorb na ito ng iyong subconscious mind? Kasi kakapanood mo ng prank na yan, eh, magtataka ka na lang, eh, ang buhay mo ay nagiging prank na. Kumbaga, akala mo magsasucceed ka sa ganitong larangan, pero it's a prank lang pala. Kasi yun ang nagiging reality, dahil yun ang finifeed mo sa iyong subconscious mind. Ngayon, bigyan kita ng analogy. Halimbawa, hindi tayo magkakakilala, no? Tapos napunta ako ngayon bigla sa bahay nyo. Pagdating ko, kakatapos mo lang malinis, mag-map ng sahig, magwalis, at malinis na ang buong bahay. Tapos kapag ka nasa loob na ako ng bahay, makakita ako ng trash can, halimbawa, na punong-puno ng basura. Idadamputin ko yun at ikakalat ko sa sahig. Kakalinis mo lang, kakamap mo lang, winawax mo pa. Anong mararamdaman mo? Magagalit ka, syempre, hindi nga kita kilala eh. Hindi mo nga ako kilala, tapos basta ka nalang dumating dito sa bahay, tapos magkakalat ka ng basura dyan, kakalinis ko lang. Magagalit ka, syempre. Pero ang tanong ko sa'yo, bakit hinayaan mo na magkalat ang ibang taong hindi mo kakilala ng mga basura sa kaisipan mo? Pinapanood mo yung mga walang kakwenta-kwenta mo, walang kalutay-lutay, walang moral lessons, walang value. Pero hinayaan mo sila na maka-influensya sa'yo. Ibig sabihin pala nun, mas importante sa'yo yung physical appearance kaysa sa pag-iisip mo. Kasi hinayaan mo yung mga basura na papasok sa isip mo. Kaya siguro sinasabi mo, grabe naman ito. Nanonood lang naman tayo ng ano. Well, magkaiba lang siguro tayo ng pag-iisip. Kasi kahit ako nga na, there were times na nanonood ako sa social media, mga videos sa YouTube. May times na ito yung gusto kong panoorin for this particular time frame. Pero nag-set ako ng limitations sa sarili ko na kapag wala ng value, wala ng moral lessons ako natututunan dito sa pinapanood kong ito, ano ang mapupulot kong impormasyon, mahalaga ba o puro kalkuhan? Nagbibigay ako ng limit dyan na hanggang dyan lang. Maraming salamat sa panonood and God bless you all.